Matapos nga po ang paggalaglag ng Brooklyn Nets sa playoffs ng Eastern Conference ay aalamin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video kung ano nga ba ang kanilang tunay na problema. Lilinawin ko na rin mga idol ngayon ang balitang tinawagan nga daw ng Golden State Warriors ang ating kababayan si Kai Soto at ang naibalitang dalawang bagong sentro na pinangalanan ng Los Angeles Lakers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin yan! Dahil nga po mga idol sa pagkatalo ng Brooklyn Nets ngayong araw kontra sa Boston Celtics ay tuluyan na nga po silang mamamaalam at malalaglag na sa playoffs, habang ang Celtics naman nga po ay aabante na naman sa second round at hihintayin lamang kung sino ang mananalo sa serye ng Milwaukee Bucks at Chicago Bulls. Pero hanggang ngayon nga po mga idol ay malaking palaisipan pa rin naman bakit nga ba napakadaling napatumba dito ang Brooklyn Nets, gayong una pa lang ay sila na nga po ang liyamado sa kanilang bakbakan. Kung inyo nga pong matatandaan, ang Brooklyn Nets nga mga idol pinakapaboritong team na aangat sa Eastern Conference at magkakampiyon ngayong taon. Ilang beses na rin naman nga nilang nahawakan ang unang pwesto sa standings ng East. Marami rin naman nga pong mga NBA expert ang nagsasabi na walang makakatalo sa Nets kung kumpleto man ang kanilang lineup. Kaya bago man nga po magsimula ang kanilang serie kontra sa Celtics ay sila na nga po ang inaasahang mananalo dito. Pero ibang-iba nga po ang aktual na nangyari sa kanilang bakbakan, gayong ang Nets nga po ang literal na nadihado sa kanilang apat na laban. Ni hindi mala nga po masyadong nakakaporma dito ang kanilang mga manlalaro, especially sina Kevin Durant at Kyrie Irving. At dahil nga ito syempre sa napakalamyang chemistry na nabuo ng kanilang mga players na dulot ng napakaraming problema at dramang napagdaanan ng kanilang kupunan simula kay Kyrie Irving, James Harden at ang pagtatamo ng injury ng kanilang mahahalagang player gaya nina Kevin Durant at Joe Harris. Marami rin naman nga silang mga bagong player na handa pa at hindi pa talaga gamay ang kanilang sistema, at yan nga po ang dahilan ng bigla na lamang paghina ng kanilang kupunan. Kaya hindi na nga po nila kinaya pa na makipagsabayan sa Boston Celtics. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya dito sa balita. Tinawagan nga daw ng Golden State Warriors ang ating kababayan na si Kai Soto. Gaano nga ba ito katotoo? Well, meron na nga po mga idol na kumalat na balita ngayon sa social media na tinawagan nga daw po ni Kai Soto o si Kai Soto ng halos 7 NBA teams, kabilang na ang Miami Heat, Phoenix Suns, Utah Jazz, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. Ayon pa nga po dito, inihalin tulad pa nga daw po ni CJ Broughton si Kai Soto bilang isang batang Shaquille O'Neal dahil sa kakayahan nito na magdumina sa ilalim ng basket. Ngunit kung atin nga pong susuriin ng mabuti ang nasabing balita, mukhang hindi rin naman nga iyon totoo, gayong wala rin naman nga pong iba pang artikulo na lumabas na nagpapatunay na tinawagan talaga ng mga nasabing NBA teams ang ating kababayan na si Kai Soto. Malinaw ba mga idol? Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya dito sa naibalitang dalawang bagong sentro na pinangalanan at gagamitin ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. Bale, isa nga po sa mga pinaka naging kahinaan talaga ng Lakers ngayon ay ang kanilang front court. Kaya isa nga ito sa mga inaasahang aayusin ng kanilang team ngayong off-season. Marami rin naman nga daw pong mga big man ngayon na magiging available na sa free agency at trade market. Kaya magiging madali nga po para sa kanilang kupunan na makabuo muli ng Twin Tower sa kanilang lineup. Base nga po sa inilabas na balita, meron nga daw silang target na dalawang big man na isasama nila sa kanilang bubuhing lineup. At isa nga dito ay ang kanilang sentro na si Dwight Howard na naibalitang bibigyan muli nila ng bagong kontrata ngayong off-season upang manatili lamang siya. Habang ang pangalawang big man naman nga daw po ay si Christian Wood ng Houston Rockets na balak nilang kunin sa pamamagitan ng isang trade ngayong off-season. Kaya maaari nga po silang magdalawa at dalawa na ang mangunguna sa front court ng prangkisa ng Los Angeles Lakers. Yun nga mga idol, ang ating unang video ngayong araw na ito dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV.
Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. I-follow nyo na rin ang ating Facebook page dahil meron din tayong mga NBA balita doon. Shoutout nga pala muna sa lahat ng laging nanonood dyan. Thanks for watching, mga idol!